sumbong ka po kay FPJ ngayon, ano po yung gusto mo isumbong? Marami ng piracy ngayon. Sa gusto sa showbiz ha, wala, huwag na tayo magpaka-political kasi marami tayo masasagasaan sa part na yan. At alam naman natin na si Tatay Raro would want a different Philippines. Anyway, siguro sa mundo ng industriya, ang mga isusumbong ko lang yung marami ng powers ngayon ang viewers dahil sa social media, sense or not. And at the same time, marami na rin mga artista na rin na medyo isa pa lang eh, parang nasa finish line na sila sa pagkatipa. Ayaw niya kasi yun eh. Ayaw niya talaga yun. Napakaswerte ko talaga pag naiisip ko na nakasama ko siya sa trabaho. It's such a big difference. After ng movie, ibang tao ako eh. Pero madam, meron ka po bang naisumbong kay FPJ noon na naaalala mo? Isumbong sa kanya. O may naisumbong ka ba? Kasi bata ka pa nun eh. Kumbaga may bigyan na yun. Very open ako kay Tatay Ran. Alam niya naman lahat ng mga pinagadaanan ko. And siya naman talaga yung tipo ng tao na ikagayad ka lang niya, pero hindi kanya pakikialaman sa diskarte. Alam niya lahat. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano mag-ipon. Siya yung nagturo sa akin. Marami siyang tinuro sa akin. Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi nag-promise ako sa kanya na kahit na anong mangyari, hindi ko talaga sasabihin yung mga pinag-usapan natin hanggang kabilang buhay. So, interviewin niyo na lang ako sa kabilang buhay pag nasa tabi ko na siya. Kasi baka kurutin ako nun sa pagdurog sa akin. Sabi ko, hindi mo sasabihin. So, but basta, I'm just really thankful na FPJ was really a big part of my career. Sobrang laki talaga. Is Judy, I'm sorry.